Magandang gabi po sa bawat isa, sa ating mga kapatid online at sa mga binigyan ng kaparaan. Ayan po. Sa ating pag-aaral po kasi, medyo mahirap po yung pagtatalakay. Mahaba po kasi pagkatungkol sa espiritu. Ngayon, meron na lang po akong babanggitin. Experience ko na lang siguro para ano. Dito po sa Lucas. Sabi mo, may pagkakabanggit po dito sa Lucas 4:6. Sinabi sa kanya ng Diablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamalaang ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya nga kung sasabamba ka, sa harapan ko ay magiging iyong lahat. Ito yung pagkakabanggit ng Diablo nung tinutokso ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa ating kapanahunan, meron rin kasing mga katulad ng pinanggalingan ko pong sekta. Kapag nangangaral po tuwing Linggo at saka tuwing Wednesday, ang pinangangaral, yung kaluwalhatian at yung kapamahalaan ng sanlibutan ito. So pag nangangaral sila, lagi yung prosperity, ganun. Kaya mahihikayat ka talaga eh. So doon natin makikita na maraming nahihikayat, malaki yung sekta na yun. Pero wala yung espiritu sa kanila. Kasi ano yung sinasabi? Doon sa pinag-aaralan natin, ang sinasalita nila ay tungkol sa sanlibutan. Ngayon, bago kami mapunta sa brethren, sinasabi naman sa amin, naku, doon talaga magtitiis ka kasi kailangan, yun yung mga laging sinasalita, yung pagtitiis, yung kapighatian na kailangan mong danasin. Pero dito, merong espiritong gumagabay. So nakikita natin yung kaibahan nung pangangaral at iba rin yung espiritong nasa kanila at iba yung espiritong nasa atin. Pero pagka nakita natin, dinaig yun ng ating Panginoon, hindi niya yung tinanggap kasi puspo siya ng Espiritu Santo. Ganon din sa atin kapag ang gusto pa rin natin yung mga bagay na sinasalita doon tungkol sa sanlibutan. Ibig sabihin, yung espiritong nasa atin, hindi pa ganon kapuspos na maglingkod. Pero kung tinatanggihan na natin yun na okay lang mawalan, okay lang maghirap, okay lang na magtiis, nandun na yung guidance ng Spirit sa atin para sundin yung kalooban. Kasi ang pinangangaral dito, yung pangako sa darating na panahon, hindi yung sa sanlibutan. Kaya nga sabi nila, nagsisilakad kami sa pananampalataya. Kasi ang tinitingnan, yung mga darating. Siguro yun lang, papuri sa Diyos. Gabi sa lahat mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Sabi nga doon sa ating aralin, maging doon sa ating naka-online, sabi doon sa 6, tayo ngay sa Diyos. Ang nakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin at ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. So makikita natin, sinisigurado talaga ng Panginoon sa atin na tayo nasa Kanya. No, sa pamamagitan niya ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So makikita natin. Ngayon, magtatanong kasi kuminsan tayo, bakit may mga bagay na dumarating kuminsan na sabi nga kahit nasa Panginoon na tayo, kung kailan tayo naglingkod, may mga bagay na dumarating. So makikita natin, hindi ibig sabihin ay wala tayo sa Panginoon. Kasi kung ang ating Panginoong Jesucristo, mantakin niyo, tinusok, di ba? Pinatay. Yung mga apostol, pinagpupugutan ng ulo, wala ba sila sa Panginoon? So, napakapalad na lang natin kasi nga, hindi na tayo nakaukol dun sa yung dugo talaga eh. No, yung papatayin tayo kasi tapos na yun eh. Ang ano sa atin, yung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, yung hindi nakakita at sumampalataya, mas dakila yun kaysa dun sa nakakita. So, makikita natin dito sa atin, ang number one sa atin talaga, kung babasahin natin dito sa chapter 8, verse... verse 11, sabi dito, ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na magmuli kay Jesus ay tumitira sa inyo, ang bumuhay na magmuli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay din naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Sa 12, kaya nga mga kapatid, may utang tayo hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mga buhay kayo ayon sa laman ay mga mamatay kayo. So, makita natin, bagamat tayo tinawag na ng Panginoon, pero lalakad tayo ukol sa laman, hindi natin iintindihin yung tungkulin natin sa Panginoon,
mamamatay daw tayo pagdating ng araw. Pero sabi diyan, kayo'y ayon sa, sabi dito, darapat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. So makita natin, ibig sabihin, kung gagawa tayo sa Panginoon at aalisin natin yung mga bagay na dating gawa na laban dun sa pagsunod natin sa Panginoon, mabubuhay daw tayo. At sabi diyan sa 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. No? So bilang napakapala natin, kasi bakit nandyan yung Espiritu, ibig sabihin nakikilala natin na tayo'y sa Diyos, tayo anak ng Diyos. Tandaan lang natin yung nangyari kay Job. Pinatay lahat yung anak, kinuha lahat yung ari-arian. Wala ba siya sa Panginoon? Nasa Panginoon siya. So sabi nga, kinakailangan na sa atin, ano man yung sitwasyon, magtiis tayo. Dahil pagdating ng araw, nandun yung buhay. Magandang gabi. Salamat sa ating kapatid na David. Ay, pwede dako na sa ating mga haligi. Pamantayin tayo natin kapatid na magandang gabi sa Panginoon, purihin siya. Magandang gabi mga kapatid. At sa buong sambayan ni kapatid na David at sa ating mga kapatid na nakatungay sa online. Magandang gabi. Sa ating pinag-aaralan sa mga oras na ito, sabi rito sa ating aralin, kayo sa Diyos, mumunti kong mga anak at inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Kung ating titignan yung talatang ito, kasi ito eh, itong bagay nito ay may pinatutungkulan. Kung itatas natin yung number 3, at ang bawat espiritong hindi ipinahayag sa Kristo ay hindi sa Diyos. Itong Antikristo. Yung Antikristo ang pinatutungkulan na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Kaya sabi niya, kayo sa Diyos, mumunti kong mga anak at inyong dinaig sila. Sino yon? Yung nasa sanlibutan, yung mga Antikristo. Yun. Kasi sabi niya rito, ang kadahilanan pala kung bakit dinadaig ng mga mananampalataya sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. No? Mas dakila yung Diyos na ating sinasampalatayanan kaysa yung nasa sanlibutan. Ngayon kung ating pag-aaralan, no? Yung sinasabing yung mga Antikristo, di ba may isang ang malaking relihiyon na itinuturing yung kanyang sarili na siya yung may-ari ng sanlibutan. Di ba? Bukod doon, siya daw yung nagmamay-ari ng lahat ng kaluluwa ng mga tao. Kaya kinakailangan, imbis na magbalik ka sa Panginoong Jesucristo o sa Diyos, kinakailangan sa kanya ka muna dumaan. No? Ganun yung pagkakasabi niya. Ngayon kung ating pag-aaralan, no? Yung pag-ibig sa sanlibutan, mga kapatid, dito maraming napapahamak. Dito maraming hindi nagtatagumpay ng pagsunod. Halimbawa, ng kapanahunan ni Apostol Pablo sa sambayon sa ikalawang Timoteo sa chapter 4, verse 10 kung daw nagkakamali, sabi niya, pinabayaan daw siya ni Dimas, anong kadahilanan? Inibig kasi ni Dimas yung sanlibutan. No? Kaya makikita natin, pagka ang isang tao umibig sa sanlibutan, na nagkakaroon siya ng pagkukulang sa pagsunod sa Panginoon. Karamihan ng umiibig sa sanlibutan, tinatalikuran yung pagsunod sa Diyos. No, inyan. Kaya kung ating titignan, dapat makita ng mga sumusunod sa Panginoon, no, na yung dayo ng sanlibutan nakakapagpahamak sa bawat mananampalataya, no. At isa, kaya nga lagi natin binabanggit, mayroong mga tao mapagkunwari kanya yung sanlibutan. Maging sa nang unang panahon, nantuksuin ng ating Panginoong Jesucristo. Diba, sabi ni Satanas, pinamalas sa kanya yung karian, no? Yung sanlibutan, sabi niya, ibibigay ko to sa iyo. No? Mapagkunwari, akala niya kanya yun eh. Hindi niya alam eh. Yung mga gawa na sanlibutan, yung masasama kanya. Pero makikita natin, yung sanlibutan, sabi rito sa awit, sabi rito sa chapter 24 ng awit. Sabi rito, tingnan natin na yung pagkakaano niya sa sanlibutan. Sabi rito sa 24 verse 1. Sabi rito. Yan. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. Ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. No? Makikita natin talagang sa Panginoon yan eh.
Eh kaya lang naging masama yung sanlibutan. Ang nagpasama diyan yung mga taong nananahan, no? Kasi ang tao nagtataglay ng kasakiman sa kanyang puso. Kaya akala niya yung nilikha ng Diyos kanila. Kaya sa bawat isa sa atin, itinuturo kung ano yung gamit ng sanlibutan sa bawat isa sa atin. Gandang gabi, mga kapatid, purihin ang Panginoon. Sunod natin ating kapatid. Gandang gabi sa sambahan ng ating kapatid na David, sa mga naka-online, at sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi. Ito sa pag-aaral natin. Makikita natin dito na binabanggit dito na tayo ang dumadaig doon sa sanlibutan. Babasahin natin ito sa 1 John. Basahin nga natin para for sabi rito. Ayon sa Diyos, mumunti kong mga anak at inyong dinaig sila. Tama yung paliwanag ni kapatid na Herman kanina na ang dinaig natin yung mga nasa Antikristo. Kasi itong lahat ng binabanggit dito na yung hindi ipinapahayag ng ating Panginoon Jesucristo, sila kabilang doon sa Antikristo. Under sila ng Antikristo. Yun ang ating dinadaig. Kaya sabi nga rito sa 5, sila'y sa sanglibutan, kaya tungkol sa sanglibutan ang sinasabi nila. At sila'y dinidinig na sanglibutan. So, pag ang pandinig natin, ayon doon sa sanglibutan, doon tayo hindi naman kaila sa atin, kahit na nandito tayo sa kapisanan, meron tayong mga kasama na talagang ang focus ay nandun pa rin sa takbo ng sanglibutan. Ayaw nila ng gaya ng, tayo, kumbaga sa ano, na mihasa na tayo, nasanay na tayo doon sa pamumuhay natin ng tayo ay nasa sa Panginoon, nasa sa ano. Kaya nga, marami tayong bagay na tinalikuran, marami tayong isinalang-alang, lalo na itong inyong lingkod. Talagang ginusto ko na, ano, siguro, kung ako ginusto ko yung sanlibutan, baka wala ako rito sa Brethren in Christ ngayon. Kasi malaki ang chance ako doon na magkamal ako ng mga malaking kabuhayan. Pero may meron akong mga salita ng Diyos na pinanghahawakan. Kasi nga sabi ko, dahil nga noon, na mga anak ko natisod kasi, ay naano ko na, sabi ko, hindi, magaganap yung gusto ninyo, mangyayari yan. Basta unahin natin yung kanyang kaharian. Hindi naman ako binigo ng Panginoon sa awa ng Diyos. Yung lahat ng ano, kaya nga lang, bagaman nangyari yun, may kalungkutan din ako kasi ang puso ng tao mandaraya. Maraming nadaya sa akin mga anak. Pero meron din namang nanatili sa pagtatapat, sa paglilingkod. Kaya yung nanatili doon, ako nagagalak ako doon. Pero doon sa mga nadaya, na hanggang ngayon ang kanilang pag-iisip nandun pa rin sa takbo ng sanglibutan, nalulungkot ako doon. Kasi dito sa aklat ng Roma, sabi dito sa 12:2 ng Roma, sabi doon, huwag tayong makiayon doon sa takbo ng sanglibutan, kundi mag-iba tayo ng pag-iisip. At doon sa pagbabago ng ating espiritu, pagbago ng ating pag-iisip, doon natin mapapatunayan kung alin yung binabanggit dito na makikilala natin yung espiritu ng katotohanan at yung espiritu ng kamalian. Kasi pag doon tayo nanahan, doon tayo sa nanatili sa pag-ano natin, yung pag-ibig natin sa sanglibutan, alam naman natin sa 1 John 2:15 na itong sanglibutan talagang nandyan lahat, yung lahat ng kasamaan. At doon sa 5:19, sinasabi doon, dahil binanggit dito na tayo sa Diyos, sabi nga sa 5:19 ng unang Juan, tayo sa Diyos at ang sanglibutan ay nakahilig talaga sa masama. Bakit? Saan tayo papanig ngayon? Doon ba sa Diyos na ating sinasampalatayanan o doon tayo hihilig sa sanglibutan na nakahilig sa masama? Nasa atin ding ano yan. Pero sinasabi natin yan, pero merong mga nag-iibig talaga na
sa sanlibutan. Meron din. Kahit na sa, dito sa atin, sa Brethren, meron din na, ano sila. Na-attract sila noong ano ng sanlibutan. Kaya minsan nakakalimutan nila yung maglingkod. Natatalikuran nila yan. Kasi nakaukol ang kanilang pag-iisip doon sa mga bagay ng sanlibutan. Kaya sa atin, kaya huwag nating ibigin yung sanlibutan. Kundi alin ang ibigin natin? Yung maglingkod tayo sa Panginoon na meron tayong inaasahan sa bandang huli, magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan. Alin yun? Pag tayo'y namuhay ng ayon sa kanyang mga salita, ayon sa kanyang mga kautusan, ayon sa kanyang mga palatuntunan, tinityak ni Apostol Pablo sa diyan, 1 Corinto 15, 1 and 2, yun na lang ang masasabi natin. Pero yun ang Panginoon, magandang gabi. Sunod natin ating kapatid na magandang gabi sa bawat isa. Puri ng Diyos at sa ating mga kapatid online. Ganyan din sa sambaya ng ating kapatid na David. Sa ating pong pinag-aaralan, makikita po natin na ipinapakita rito na yung espiritu daw po ng kadiliman o kamalian na tinutukoy ay yung hindi dumidinig. No? Hindi siya dumirinig dun sa salita, sa aral ng Diyos. Kasi yung tinutukoy na hindi nakikinig sa inyo ay yung mga naglilingkod sa Diyos na hindi pinakikinggan yung salita o yung aral. Sabing ganun, pinapakilala rito na yung espiritu ng kamalian ay nandoon sa hindi dumidinig ng salita ng Diyos. Kasi nga, ang sabi ng ating Panginoon mismo sa 8:47, ang sabi rito, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito, hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ayun yung pinapakita. Mismo ang Panginoon nagsabi noon na hindi nyo dinirinig kasi hindi kayo sa Diyos. Makikita mo kasi ang nasa Diyos, yung makikinig, interesado yun. Alam nyo ba na ang pagtawag ng Diyos, ano, ay sa salita niya, yung pag naramdaman mo na interesado ka sa aral ng Diyos, salita ng Diyos, interesado ka, gusto mo siyang mapakinggan, pagtawag ng Diyos yun. Pero pagkabaliwala sa iyo yun, ganun ka lang ganun. Ano? Labas ka lang ng labas. Usap ka lang ng usap sa kung sino yung katabi mo. Ibig sabihin, yung espiritu ng Diyos, wala pa. Wala pa sa iyo yun. Hindi pa nabubuhay. Tandaan natin yan. Kasi, ang salita kasi ng Diyos, pakikinggan talaga yan nung nasa katotohanan, yung ibig niya doon sa totoo. Kasi sabi sa aklat ng Juan dito sa 3:20, ganito yung pagkakasabi. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang wag masaway ang kanyang gawa. No? Kaya hindi sila dumirilig na salita ng Panginoon kasi yung salita ng Panginoon, ilaw yan eh, liwanag. Ngayon, sabi sa aklat ng Timoteo, ang banal na kasulatan ay makapagtuturo saan? Sa pagsaway. Ngayon, sabi rito, hindi sila lumalapit doon sa ilaw, sa salita ng Diyos, hindi sila nakikinig. Maging sa ating Panginoong Jesucristo, hindi sila lumalapit. Kasi nga, mahayag yung salita nila eh. Masasaway yung kanilang mga gawa. Yung kanilang ginagawa, matatanyag yun. Eh ayaw nila nun eh. Kaya nananatili yung mali. Kasi nga, ayaw nilang matanyag yung maling ito para maliwanagan. Parang tubig yan. Ang tubig, kapag di umaagos, stuck siya. Babaho yun. Mangangamoy. Mangangamoy siya. Ganun yung tao na may mali na ginagawa na hindi niya inaalis o binabago. Mangangamoy yun. Matatanyag yun kapag lumapit sa ilaw. No? Ayun ang ayaw nilang gawin. Kasi nga, sabi sa 29:19 ng Kawikaan, ang alipin ay hindi masasaway, no? Ng salita. Bagamat napapakinggan nila, hindi sila pakikinggan. Bakit? Alipin sila nun eh, nung maling bagay eh. No? Eh kung yung maling yun eh, nagpapasaya sa kanila, ay hindi talaga babaguhin eh.
ang makapagbabago lang sa tao, ang Diyos. Oras na makinig ka sa ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang aral at salita, mababago ka nun kapag tinanggap. Kaya mapapansin po natin yan, kapag interesado ka na makinig na salita ng Diyos, ayaw mong naaabala, focus ka dun sa paikinig na salita ng Diyos, tandaan mo, hudyat yun na tinatawag ka ng Panginoon at binibigyan kanya ng espiritu ng katotohanan. Pero kapag baliwala yun, wala pa. Wala pa yung espiritu ng katotohanan. Puri ng Diyos, magandang gabi. Magandang gabi po rin ng Panginoon sa ating mga kapatid sa online. Kapatid David, sa lugar na ito, Batangas. Sa ating pag-aaral na isa sa yung pagdinig sa salita ng Panginoon. At tanda natin, no? Sa ilang talata ng kasulatan, yung kailangan doon tayo sa aral ni Kristo. Ang nananahan sa aral ni Kristo ay kinaroroonan ng Ama at ng Anak. Iyon ang salita ng Panginoon eh. No? Kaya doon lang tayo sa aral. Kasi nga, sabi sa ating pag-aaral, saan ba yun? Ayun. Sila'y sa sanlibutan, kaya't tungkol sa sanlibutan ang sinasalita nila. Ito yung mga mangaral. At makita natin, dinidinig talaga sila ng sanlibutan. Kaya sinasabi, no, sa ating pag-aaral, kung sino man yung mga nagpapahayag, yung espiritong ito nagpapahayag, kailangan nating subukin. Tingnan natin kung doon talaga sila sa aral. No, sa aral. Kailangan masiyasat natin yun kung sa... Kasi nga, maraming magsisilitaw, sabi nga nun, mga antikristo sinasabi. No? Maraming magsisilitaw na antikristo. At sa ating panahon, nung araw, talagang marami na eh. Sa ating panahon, lalong mas marami. Bakit? Maraming nagsisipag-aral ng salita ng Panginoon. Eh, marami yung theology, ang dami. Nakikita ko, napakarami. So sila may mga karapatan na magpahayag, kaya dumadami sila kasi may license na sila eh. Tama yung kanina eh. Kaya dumadami sila. Maraming kung saan-saan, lipana na eh. Lipana sila. Na sabi nga doon sa Timoteo, makita natin, lagi silang nag-aaral, nagsipag-aral, hindi sila nakakaabot doon sa katotohanan. Kasi hindi sila nananaan doon sa aral eh. No, sabi naman doon sa ikalawang Timoteo na sabi rito, sapagkat sa tres, darating ang panahon na hindi nila titiisin ng magagaling na aral. Ngayon na yun yung panahon natin eh. Sa dami ng mga aral. Kundi sa pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisibuntun sila ng kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa kata. Ito yung nangyayari sa atin eh. Kaya napakalaga, doon sa aral tayo titingnan at subukin natin sila. No? Kaya napakalaga nun. Ilang mga salita, no? Makita natin sa isang pagpapahayag kung bakit nasa atin na, so, teka, babasahin ko na, baka magkamali. Nasa atin na, umihiwalay pa. Teka, banggitin ko lang sa unang Pedro muna. Unang 1. Sila'y nagsisilabas sa atin, unang 1:19, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsisipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Yun ang sasabi. Bakit? Basahin natin sa Mateo. Mateo, bakit? Ang dahilan, sa pakikinig nila ng salita, sabi, hindi nila ito napag-uunawa. Inaagaw. O yung salita na nahasik sa kanila, inaagaw. Isa pa, pagdating sa kapaghitian o pag-uusig, dahil sa salita, pagdakay, nagtitisod sila. Pag dumarating yung mga, nasa atin na, no? Pag dumarating na yung pag-uusig, dumarating na yung mga kapighatian, natitisod na sila. Pero tinanggap nilang may galak, yung salita ng Panginoon.
Kaya eh, nagsisilabas ngayon sila sa atin. No? Ang isa pa, dahil doon sa pagsusumakit na ukol, bagamat nakarinig sila ng salita ng Diyos, dinig nila, pero sa pagsumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng kayamanan na siyang umiinis sa kanila sa salita at siya ay nagiging walang bunga. Nagkakaroon sila ng bunga bagamat nakakarinig sila ng salita ng Panginoon. No, nakakarinig sila. Sila ay umaalis sa atin sapagkat hindi sila sa atin. Kasi nga, ito eh, pagdinig na may galak sa salita ng Panginoon, dahil sa pagsumakit ng ukol sa sanlibutan ito, umaalis sila. Bagamat naririnig yung salita ng Panginoon. Sabi nga doon sa salita kanina, yung dumidinig ng salita ng Panginoon, sila yung nakikinig sa salita ng Diyos. Napakaga na yung aral natin, medyo mahirap intindihin eh. Sa hindi nakakaunawa, hindi sila binibigyan ng pagkauna, tulog sila bagamat naririnig nila dahil ukol sa sanlibutan. O, puri ng Panginoon, magandang gabi po. Salamat po. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa, sa lahat ng naka-online, magandang gabi sa inyo at sa pamilya ni David. Si Dayan, magandang gabi. At napakalawak na po yung pahayag na narinig natin sa gabing ito at mabiyaya salita na ating po narinig. Ako nga, dami kong narinig na magandang salita. Gusto ko lang sanang makinig na lang. Ayoko na sanang magsalita dahil maliwanag na yung pagkapapahayag. Pero siyempre, kailangan magsalita ako. Sa pag-aaral natin, sinasabi, tayo sa Diyos. Wala naman magsasabi na mga samahan ngayon na sila hindi sa Diyos. Di ba? Sa pag-aaral natin, sinasabi rito, yung nagpapahayag na si Kristo ay naparito na sa laman, siya yung nasa Diyos. Isa yun. Sa 4:15, pag binasa mo yung 4:15, sabi doon, nitong unang one, nagsasabi na si Jesus Kristo ay naparitong ay pinanganak ng Diyos, ay sa Diyos. Yun ang sinasabi sa ating pag-aaral. So, sa atin, bukod doon, sa mga bagay na ganun, kasi nga, marami nagpapahayag na sila sa Diyos din, ano yung katibayan na dapat natin makita? Isa doon sa pinakita, yung sinabi ni Kapit na din doon, na 1:9 ng unang 1, yung aral. Kasi may naka-encounter po ako ganyan eh. Sabi, Christian, ganun. Di, akala mo, Christian, kaya masusubok mo ngayon, pag nag-uusap na kayo, kung ano yung dala niya. Lalabas kung ano yung dala niya. Sa bandang huli, natuklasan ko na oneness pala. Ganun lumalabas. Kaya doon, napakahalaga lang aral. Malalaman natin na sila'y nasa Diyos, hindi lamang yung kasi nagpapayag sila na si Kristo yung Diyos. Pinapayag na si Kristo na ganun nga, sila man. Paano malalaman ngayon? Sa aral na dala nila. Kaya nga, napakahalaga na sinabi ng ating Panginoong si Kristo doon sa 7:15, yung turo ay hindi akin yung sa Ama. Yan yung dapat talagang makita natin kung ano yung turo na yon. Napakahalaga. Ngayon, mapapansin pa rin natin sa atin ngayon, sa paghayag natin, sabi ka ni kapatid na din doon kanina, narito na, lumalabas pa. Kasi alam mo naman talaga, itong kapisanan natin, kung talagang titingnan talaga. Kasi iba yung paningin ng salibutan eh. Ang titingnan sa atin talaga, unang-una, yung ano natin, kilos natin. Yung paraan natin kung paano magsamba, kung anong uri ng panambahan natin. Yan ang titingnan nila eh. Kaya sa tingin ko talaga, pag yun ang tinignan talaga, bagsak talaga, hindi magpapatuloy dahil sa nakita ko. Kasi unang-una, huwag naman masaktan, no? Huwag naman masaktan. Katotohanan ito sinasabi ko. Kasi baka lumabas sa atin na magsalita ako, isipin niyo sinabi ni Apostol Pablo sa Galacia, sa 4:15, na naging kaaway baga ninyo ako sa pagsabi ko ng katotohanan. Ganun mangyayari sa atin eh. Sa libutan, pag nagsalita tayo, naging kaaway tayo. Sa atin na lang, gaya ng hinabi ako kanina, hindi naman sa pag-ano, no? Sa likod. Eh kapag may bisita talaga tayo, nandun sa likod, bagsak talaga tayo. Unang-una, mapupulaan, ano bang klaseng kapisanan ito? Ano bang klaseng mga nanditong nakatayo? Bakit ganito? Ganito ang uri ng ano nila, bakit ganon? Natural. Yun agad ang mapupuna. Yung aral, hindi nila makikita yan. Hindi nila maaral. Maliban na lang kung talagang tinawag ng Panginoon. Pag tinawag ng Panginoon, kahit anong ingay yan, kahit anong gulo yan, makikilig siya ng salita ng Diyos. Pero pag hindi pa hinog, kagaya na sinabi ko nung nakausap namin ni Alwin, yung pati sa atin, dalawang beses na eh.
Kaya sabi ko, marami siyang sinasabi tungkol sa inaatinan niya, ganun. Tapos, nung nakita ko ng bandang huli, sabi ko, hindi pa hinugtong Kristiyano to. Kasi pag hinugda ang Kristiyano, kahit anong bagay na dumating sa'yo, ano mo yung mga bagay na nakita mo, hindi mo titingnan yan eh. Ang titingnan mo, yung pagsunod mo sa Panginoon. Hindi yung magiging paraan para maantala yung paglikod mo sa Panginoon. Yun yung talagang hinug na Kristiyano na. Hindi nakikinig sa mga bagay na paninira o ano pang bagay na hindi na. Kundi, nananatili doon sa pagsunod. Yun talaga ang sinasabi natin na Kristiyanong puno na ng salita ng Diyos at nananahan na ating Panginoon. Siguro sa atin, wala naman ako na ano sa atin, na, halag na sa atin kasi sa kapisanan, na tayo talaga sa Diyos. No doubt yan. 100% sinasabi ko, tayo sa Diyos. Totoong Diyos yung ating sinasamba. 100% yan mga kapatid. Kasi bakit? Alam naman ninyo, sinabi niya kanina, yung Espiritu na yung katotohanan. Siya yung talagang patotoo na ang kapisanan ito, totoo kapisanan na sinasamba ang tunay na Diyos. Talagang ito lang yung kapisanan na yan. Na pwede natin magbapuri. Kaya lang, sa iba, pag sinabi natin yan, sabi sa atin, masyadong mayabang kayo magsalita. Magandang gabi po. Salamat sa Panginoon. Tayo po itadako na sa ating kapatid na ganyan lang, no? Bakit po kayo kay Kuya Mike? Nakatalikod sa inyo. Hindi, dito po. Ang gabi sa puro yung Panginoon. Ganun po sa mga naka-online at sa sambayan ng ating kapatid na Reds. Magdadagdag na lang siguro tayo nung papayag sa gabing ito, no? Kasi punong-puno na puno yung salita, no? Yung mga kunting verse na lang yung mga ating babanggitin siguro sa ating pag-aaral, no? Muli kong babasahin yung ating aralin, no, sa gabing ito. Doon sa aklat ng Unang Juan sa 4 hanggang 6. Sabi rito sa 4. Kayo sa Diyos, mumunti kong mga anak. At inyong dinaig sila. Sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Tayo yung binabanggit, no, yung mga mananampalataya, ang mga tinawag ng Diyos, no. Kasi nasa atin yung Diyos na tunay, yung ating sinasamba sa espiritu at katotohanan, no. At ay yung patotoo diyan na hindi talagang pikiin ng sino man, no. Yung Espiritu Santo na isinusugo sa ating kapisanan. Iyon ang nagpapatotoo talaga, no. Na tayo nasa Diyos, no. Hindi yung mga nandito sa libutan na nagsilitawan, no, na kung sino-sino lang yung nagtatag, no. Ito talaga yung sa atin, yung katotohanan. Kasi yung aral, no, nandito, katotohanan din yung aral na nasa kapsanang ito. Espiritu Santo rin yung nagpatotoo niyan. Ay, hindi matatanggi, no. Kahit kung tayo tutupad sa ating salita ng Panginoon, no, at ginaganap natin yun, nandito yung katotohanan. Sabi rito sa 3 ng Unang Juan, sa 4:24, at ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya, at siya ay sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Ayun po yung patotoo, no, na tayo nasa kanya. Hindi dito sa sanglibutan na yung nagsilitiwan ditong mga kapisanan
na yung mga sinasalita nila, tama yung payag ni kapatid na ano, kanina, yung ukol lang dito sa sanglibutan, no? Yung mga biyaya, pagpapala na ukol sa sanglibutan, na nawawala. Itong ating pinaniniwalaan, yung katotohanan, no? Na magdadala sa atin doon sa buhay na walang hanggan. Yung mag-ano sa atin, yung magliligtas ng ating kaluluwa. No? Ito yung mahalaga eh. Kasi yung dinininig talaga ng sanglibutan, yung aral dito sa sanglibutan, isa atin, sino makikinig? Yung sumasampalataya doon sa tunay na Diyos. Ito nga na ating pinanampalataya, no? Ang ating Panginoon sa Kristo, na siyang yung kinaroro ng buhay, no? Siya talaga yung ano eh, magbibigay sa atin ng kaligtasan kung tayo sasampalataya, no? At susunod sa kanyang mga salita. Sabi rito sa aklat ng ano, nabasa na rin to eh kanina. 1 Juan 5:4 muna. Sapagkat ang sinumang ipinanak ng Diyos ay dumadaig. Ito yung dumadaig sa libutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa libutan. Sa makatwid ay ang ating pananampalataya. At ito ang dumadaig sa libutan. Kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Ito yaong naparito sa pamagitan ng tubig at dugo. Sa makatwid ay si Jesucristo, hindi sa tubig lamang, kundi ng sa tubig at sa dugo. At ang Espiritu ang nagpapatuto, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. No? Ayun po yung naka-ano sa atin, yung nagpapatuto sa atin, yung Espiritu Santo. Sa ibang ano kasi, wala ito eh. Sanan, hindi sila naniniwala sa Espiritu. Ito sa atin, kasi yung dapat sana sa kanila may Espiritu Santo rin. Kung tinutupad nila ang salita ng Diyos at ito'y ginaganap nila, no? Dinidinig nila at gumaganap sila ng mga utos ng Diyos. Kaya ito na sa atin kasi tinutupad natin yung kanyang mga utos eh. Sabi doon sa 1:14, no? Na doon yun. Kung ano man hingin niyo, sama ay tutuparin niya. At ibinigay yung Espiritu Santo sa atin. Kaya, yung mga bagay na ano, tinutupad natin yung mga salita ng Diyos, no? Nandun ang Espiritu nananahan sa atin. Roma, di ba? Roma 14, ano ba yun? Kaya nananahan sa atin. No? 8:14 ng Roma. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. No? Sila ay mga ano, tinatawag din silang mga anak ng Diyos eh. Pero wala sa kanya yung Espiritu Santo. Ang ano kasi ron, pag yung salita ng Diyos na nananahan sa inyo, no, sa atin, at tinutupad natin, yung Espiritu susuguin niya para mag-ingat, gumabay, patnubayan sa buong katotohanan ang sumasampalataya sa kanya, yung kapisan ng umano sa kanya. Sa kanila kasi, hindi ano sila eh. Hindi sila sumusunod sa salita, no. Ano yung pinapangaral nila? Ukol dito sa sanglibutan, yung mga biyaya at pala na ukol sa sanglibutan. At ano pa? Marami yan eh. Dito sa ating pag-aaral, no? Yung ano ba dito sa ano natin sa aralin na sa 5 basahin ko.
Top 5. Sila ay sa sanglibutan, kaya tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila, at sila ay dinininig ng sanglibutan. Ito po yung ano na binabanggit na rito, yung nangangaral ng yung pinapangaralan na mananampalataya na tungkol sa sanglibutan, yung kanilang mga pag-iisip, no, yung kanilang yung mga bagay dito sa sanglibutan, yung kanilang ano, sila nakatuon doon sa paningin, di ba? Sabi doon sa ano, sa unang Korinto, or ba yun? O ikalawang Korinto, sa 4, sabi ni Apostol Pablo dito, sa 4, sa 17, sabi rito, samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakakita, kundi sa mga bagay na hindi nakakita. Sapagkat ang mga bagay na nakakita ay may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi nakakita ay wala hanggan. Kaya yung mga taga-sanglibutan, tinitingnan talaga nila yung nandito sa sanglibutan. Pero sa atin, yung tunay na mananampalataya, no? Yung pagtingin natin, nakaano rin yung ating paningin sa mga dito sa sanglibutan. Pero hindi nakapokus yung ating paningin doon, yung kaisipan natin. Sabi doon sa unang 1, di ba? 2:15. Huwag niyong ibigin ang sanglibutan. Di ang mga bagay na nasanglibutan. No? Sabi rin sa 2:15. Sabi ko, Lea, bagamat palasak na rito itong verse na to, no? Basahin ko. Sapagkat ang lahat na nasanglibutan, 16, ng unang Juan, no? 2:16. Sapagkat ang lahat na nasanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita ng niyaon. Dapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman, no? Ayun po yung salita ng Diyos kung tinutupad natin. Kasi ito yung sanglibutan na ito, lilipas ito, mawawala ito. Pero kayo masalita na katotohanan talaga, no? Sabi ni Hub, di ba? Nung iping ng anak siya, di ba? Hindi niya ini, ano niya, ano? Ano banggit niya ron? Hubad akong lumabas sa bahay bata, no? Hubad akong aalis, no? Na walang madadala kahit anuman. Katotohanan talaga yun. Kaya sa tao, dapat talaga yung napakalaga yung pananampalataya. Kasi ang ano natin dito sa limbutan, temporary lang itong ano natin, yung pamumuhay natin dito, no? Anong mga oras pwede tayong mawala, no? Pwede tayong kunin ng Diyos kasi siya yung may lalang sa atin, eh. Siya yung may-ari sa atin na kung ano mang gustuin niya, no? Pwede kang kunin kasi kanya tayo. Ganun po yung buhay natin. Kaya napakalaga ng tao talaga sumampalataya para magkaroon ng kaligtasan. Sumunod sa kanyang mga salita. Di ba? Si Satanas, di ba, nung tuksoin si Kristo, no? Maski yung sanglibutan ito, ibibigay daw kay Kristo, hindi naman kanya, eh. Yung binanggit ni kapatid na Herman kanina. Doon sa 4 ng ano yun, ng Mateo. Tapos may inano pa ron. Yung dinala siya sa taluktok ng bundok ng ano,
Jerusalem, banal na bundok. Pinakita niya yung buong sanglibutan. Tinuksunga. Iyon yun eh. Tapos ang ano banggit doon? Magpatihulog. Ang ano sabi ni nung Satanas kay Kristo? Magpatihulog ka ron. Magpatihulog ka. Sabi rito 6:4-6 ng Matthew. Siya ay nagbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus na sulat, di naman huwag mong tutuksin ang Panginoon mong Diyos. No? At sa 8, muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamala sa kanya sa lahat ang lahat ng karayan sa libutan at ang kalwalatan nila at sinabi niya sa kanya lahat ng mga bagay nito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambayin ako. No? Ayun ang panunukso ng Diablo. Ang yung Diablo kasi nag-ano rin, di ba? Gumagamit din ng salita ng Diyos. Ganun po yung mga ano ngayon, yung mga ngaral ngayon, no? Na yung mga bulaang propeta, yung bulaang guro, no? Na gumagamit din sila ng salita ng Diyos, no? Pero merong ano kasi sila, yung layunin nila na yung makuha yung ano, maging mananampalataya sa kanila. Dinadaya nila. Iba nga, natupad talaga yung salita na kinalakal nila yung salita ng Diyos. No? Kasi mayroong pakinabang sila. Mayroong tataglayang pakinabang. Pero sa atin hindi. No? Yung tunay na mananampalataya, hindi naghangad ng mga bagay na pakinabangan. Papakinabangin. Kundi sa kaligtasan ng mananampalataya. Yung kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Ito po yung mahalaga, yung mga banal na dadalhin niya dun sa kanyang kaharian. Na ito kasing lupa, na yung lupa dito, itong lupa sa libutan, langit at lupa, mapupugnaw ito. Katotohanan niya na hukuman ng Diyos yung masama talaga. No? At bago dumating yung mga bagay na yun, tinuturoan niya. Ibig ng Diyos na tayo maligtas, makalam ng katotohanan. Pero itong layunin talaga ng Panginoon sa tao. Hindi yung mga bagay dito sa sanglibutan kasi itong ang sanglibutan mawawala to. Ano pa dito sa ating pinag-aaralan pa? Wala pang oras na. Sabit sa 6. Tayo ngay sa Diyos. Ang nakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian, no? Ito na yung nabanggit ko kanina eh. Yung mga yung nag-aano ng katotohanan at yung kamalian, no? Yung mga propeta, yung mga gurong nagsilitaw dito sa limbutan. Kung ang kanilang sinasalita, no? Kasi kung yung tunay na ano sa Diyos, no? That sabi rito sa aklat ng Juan, banggit dito sa 10. Sa 10, dinidinig talaga nila yung tupa. Tayo yun yung sumusunod sa Diyos. Yun yung dumirinig sa salita ng Diyos. No? Sabi ito sa 10:27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. Yung
yung nananampalataya, yung tunay na nananampalataya na dumininig sa salita ng Diyos. Yun yung nasa katotohanan. Pero itong ano, yung mga hindi nakikinig at hindi sumusunod sa salita ng Diyos, sa 8:47 naman ng Juan, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dirinig sapagkat kay hindi sa Diyos. Ito sinabihan niya rito yung mga ano to, yung mga Hudyo, yeah, na hindi tinanggap si Kristo. Ayun po yung panahon ng pagdating ng ating Panginoon Kristo. Bagamat nakasalamuan nila si Kristo, kapwa Hudyo, di ba? Hindi si dininig si Kristo. Sila ay natisod sa batong panulok. Kaya hindi nagkaroon ng pananampalataya ang mga Hudyo, no? Ilan lang sa kanila yung nagkaroon ng pananampalataya. Panginoon, no? Balik muna natin sa MC. Kung ikaw ngayon, kikinig mga kapatid, tayo po yung dadako